po, marami sa inyo. Gigil na nagustong na rin maging part ng mga millionaire circle, global ambassador, at syempre, alam ko, gustong-gusto na po makuha mga pangarap ninyo. Kitang-kita nyo naman po sa mga awards kanina yung mga ngiti nila. Ang sarap po ang makapanood ng mga ganitong event, pero ang pinakamasarap sa lahat, ay kayo na po ang ina-awardan dito sa harap. And of course, bago ang lahat, before I start, syempre dapat palakpakan natin yung mga nag-share kanina. Pwede ba lakasan natin mga palakpak natin? Of course, palakpakan natin lahat ng mga awardees! And of course, today, tonight, hindi po pwedeng hindi natin i-recognize yung mga ngayon lang po natin nakasama sa ganitong klaseng event. Sino po dito yung mga first-timers na umaten ng event ng Empowered Consumerism? Pwede po ba kayong tumayo ng ma-recognize namin kayo? Sino po tayo lang po kayo? Wow! Yan po ang mga susunod na milyonaryo! Siyempre, kailangan yung tradisyon, tayo lang po kayo. Bigyan natin sila isang milyon! Dalawang milyon! Tatlong milyon! At milyon-milyon palakpak! Welcome and thank you so much! Now, marami nagsasabi na grabe ang Empowered Consumerism. Ang daming binago ang buhay. Alam niyo po ba na everyday, sa statistics po namin, meron isa hanggang dalawa pong distributor ang nagiging milyonaryo. So ano yung sabihin nun? Malaki po ang chance nyo na maging milyonaryo dito sa Empowered Consumerism. Ilan nyo nga yung katabi nyo? Mukha bang siya na yung susunod? Sabi mo, ikaw na yung susunod! Ang dami na naging milyonaryo. Pero nakakapagtaka, bakit marami pa rin nag-quit? Bakit marami pa rin nag-stop? Bakit meron pa rin mga tao hindi nakakapag-achieve ng mga goals nila? Well, of course, ladies and gentlemen, what sets apart from these ordinary people and these achievers is simply because yung ating team for tonight. Ano po yun? Steadfast and strong. Sabihin mo nga, steadfast and strong. Yan. Sige, diretso na po tayo. Ano ba ibig sabihin ng steadfast? Steadfast means firmly fixed in place. Immovable. Firm in belief. Determined. Or adherence. So, paano ba maging steadfast and strong? Yan ang question dun eh. Well, para sa Tagalog, pag sinabi ang steadfast, hindi matinag. Ayan. Ha? Matatag. Ayan. Ha? Yung kahit anong bagyo. Number one, papaano magiging steadfast? Of course, you nurture the fire inside in you. Pag sinabi yung nurture, narinig niyo yung kasabihan na keep the fire burning. Ano po ibig sabihin nito? Para po itong mga uling nagbabaga, paano natin pananatilihin na nag-iinit at nagliliyaw? Simple lang po. Iingatan mo, huwag mo hayaang mabasa, papaypayan mo. Ano pa? Pag nangihina, dadagdagan pa ng konting uli sa mga taong positive. Kanina, may mga ina-award na dito. And I've seen some group na pag tinawag yung pag-grupo nila, pinapalakpakan nila. Yan ang isang katangian, isang grupo, na pag kung kasumama, ang sarap ng feeling. Imagine mo, eto nga po, ang dami nilang pinagdaanan. This is their moment. Tapos yung grupo nila, yung mga kagrupo nila, brother nine, sister nine, apay, andito sila para mag-cheer. Kanina, narinig ko, yung mga VIP, at saka, ano pa kaya ng grupong to ulit?
Number two, develop effective habits. Naniniwala po ako, at paulit-ulit ko sinasabi, success is a habit. Lahat ng ginagawa niyo po ngayon, lahat ng habits niyo, yung resulta niyo is a sum of all the habits that you are doing. So, ibig sabihin pala, ang success is a habit. Lahat ng ginagawa mo gears towards success. So, dapat, baguhin po ninyo yung habits natin. Paano po namin malalaman yan? Well, ladies and gentlemen, we have created a training called Leadership Summit. Sino na po naka-attend ng Leadership Summit dito? Pass mo yung kamay. Ayan. Sino dito yung mga gusto magbagong buhay at a-attend ng Leadership Summit? Pass mo yung kamay. Ayan. And itong Leadership Summit na ito, ang manag-train ito, hindi po basta-basta. Dahil ang nag-train ito ay ang ating mga vice president, ang ating mga training team, and of course, kasama po ang board of directors. At meron kami ginawang panibagong Leadership Summit. Tawag po dito ay Leadership Summit 3.0. Way! Ha? Mas malupit po ito. Yung nga lang, may mga requirements. Tomorrow, meron pong follow through. Ibig sabihin, yung mga umattend last time yung Leadership Summit, makikita-kita na naman bukas at magsasama-sama ulit. So, ibig sabihin, kapag gusto mo palang matuto, gusto mo maging mainit, sumama ka lang, makinig ka lang sa mga tao, gusto mo magbigay ng edukasyon, ng learning para tuloy-tuloy ang paglaki ng grupo ninyo. Number three, break up the monotony. Well, proven po, even great leaders, dumarating po sa point na sila ay nag-burnout, napapagod. Bakit? Kaya kapag ka monotonous na yung lagi mong ginagawa. So, the secret is, you have to diversify. Baguhin mo yung ginagawa mo. Mga kaibigan, marami nagtatanong, bakit lagi nag-enhance ng marketing plan? Bakit lagi nag-introduce ng bagong sistema, ng bagong product? There is science behind those things. Bakit po? Katulad dito, pag yung ibang distributor nag-board na, gumagawa ang company ng mga bagay para magising ulit, mabuhay ulit ang mga paharap natin. Ano ibig ko sabihin nun? Hindi ko natin kinakalimutan yung ating sistema, hindi natin kinakalimutan yung ibang products. Nagdadagdag po tayo para lumaki yung market natin. Walang pinagkaiba yun sa mga malaking korporasyon na kahit malaki na, naglalagay pa, nagdadagdag pa ng ibang products. Get you po ba? Okay, number four. Be self-driven. Be success-driven. Hindi pwedeng disusi. Kailangan ko may sarili kang palo. Hindi pwedeng mamamotivate ka lang pag nandiyan si upline. Namamotivate ka lang pag umatid ka ng training. Dapat ikaw mismo may internal motivation ka. Tinan nyo nga yan sa katabi nyo. Mukha bang may sariling palo yan? Mukha bang internally motivated yan? Remember that a steadfast mind is essential for your life to flourish. You have to focus on what you want, not what others want you to do. Di ba gusto niyo pong yamaman? Di ba gusto niyo magbago ang buhay niyo? Well, walang ibang gagawa, walang ibang kikilos, kundi ang sarili niyo. Ikaw at ikaw ang gagawa ng buhay ninyo. Tandaan niyo po yan. Steadfastness is a powerful tool for success in a world full of uncertainties. Imagine this. Kung ilalabas mo lahat ng galing ninyo at magiging matatag kayo at nakapokus lang kayo. 1 year from now, mabilis lang po ang panahon, kayo po ay isa na sa mga millions member circle na aakit po dito. At pag itutuloy mo at hindi ka matipinag, 2 years from now, part ka na ng global ambassador. At pag talagang tinuloy-tuloy mo, magiging kasama ka ng top 20. All of us are born to be great. All of us are destined for something great. Lahat po tayo, we are brought here for a purpose.
And whatever that is, how far we think it is up to us. Now let me tell you this. If you take that one step, one small step every day, and you choose success, and you choose your dreams, and be steadfast, I guarantee you, you will make it, and you will succeed. Ladies and gentlemen, empowered consumerism is giving you the best avenue for you to achieve your dreams. This business is proven and time-tested. Ang hinihintay na lang ay ikaw. Siyempre, hindi matatapos ko kung walang kwento. Kailangan maging matatag. Ah, matapang. Merong isang babae. 17 years old. Malungkot, umiiyak. Napansin ng kanyang nanay, sabi niya, Mami, may problema. Ano yun, anak? 1 month delayed na ako. Ha? Sigurado ka? Opo. Naku naman, problema yan. Alala, try test natin para masyon natin. Pregnancy test. Lumabas ko, reso, positive. Galit na galit yung nanay. Sinabi sa tatay, lalo nagwala yung tatay. At talaga sabi ng tatay, sinong bago yung gumawa niyan? Tarantado yan. Imagine mo, hindi niya pa alam. 17 ka pa lang. Tawagan mo. Papuntahin mo yan dito. Papatayin ko yan. Tinawagan ng babae. Dumating ngayon yung van, yung tatay. Naka-Ferrari. Bumaba, nakapustura, maayos, ha? Maginoo, tapos umasok, pagkakita, oh, 65 years old na pala. Ang tanda na, lalo nagwala yung tatay. Kumuha ng bolo, papatayin kita! Ha? Yung anak nila babae, pinipigilan. Tay, wag po. Talaga nagkaagulo sila kasi gusto talagang patayin eh. Ang tanda na eh. Alam niyo yung matanda, composed, hindi natinag, hindi man lang natakot, kahit alam niya pwede siyang masaktan. At ang sabi, oh, good morning po. Nabalitaan ko po yung sitwasyon at nandito po ako para sabihin po sa inyo na hindi ko po kayang pakasalan ang inyong anak. Lalo nagwala yung tatay! Talaga naman! Pero, composo, ang sabi niya, pero, tutuparin ko po ang aking obligasyon. Kapag yung anak ko ay naging babae, bibigyan ko po yung anak nyo ng isang restaurant, isang penthouse condominium, 50 million pesos, at Toyota Camry. Paglalaki po ang naging anak, bibigyan ko ng 2 factory. Bibigyan ko ng 1 mansyon na pagkalaki-laki. Bibigyan ko ng Mercedes-Benz. At bibigyan ko ng 100 million. Pero, dahil sa nagkakagulo po kayo, eh paano po pag nakunan? Eh nag-iilaan sila eh, di ba? Yung tatay, oh. Sama ng tingin niya sa lalaki, lumapit, dahan-dahan, sabay hinawakan yung balikat, at ang sabi, eh di ulitin niyo. Grabe! Magsama yung matapang at yung steadfast. Ganyan po dito sa Empowered Consumerism. Marami kang makakaharap na challenges, pero dapat matatag ka. Bakit? Dahil ang empowered consumerism ay matatag. Steadfast, hindi ka mababayaan. Dadalhin at dadalhin ka sa mga pangarap mo. Basta kumapit ka lang. Naniniwala po ako, ngayon pa lang, you take action. Live the life that you deserve.
In empowered consumerism, lahat naman na dito, kasama namin, magbabago ang buhay.